Kamusta na naman uli sa inyo mga kakalikot? Ngayon po ay tatalakayin natin o tuturo ako kayo kung paano mag-maintain ng computer. Dapat po lagi malinis yung computer natin para hindi masira. Bakit? Una-una po yung processor natin, yung pong makikita yung heatsink dyan, napupuno yan ng mga dumi. Hindi po nakakapasok yung hangin, kaya po umiinit yung ating tinatawag na processor. Minsan naman po sa mga slot ng memory natin dumudumi, kaya po minsan nagkakaroon ng namamatay or hindi sumisinding computer. Ayan po, turuan ko po kayo kung paano linisin ang ating computer. Madali lang po yan. Ayan, ito po yung ating natawag na CPU. Kasi karamihan tawag ito CPU, pero ang CPU lang po talaga nito ay ito. Ayan. Ilinisin po natin ito. Hindi naman po kasi lahat mayroong blower o vacuum cleaner. Gagamitin lang po natin dito. Brush lang. At saka, kailangan din natin kung meron kayong ganito, yung paste na tinatawag, para yung init ng processor, directly nakadikit siya sa heatsink para hindi siya madaling uminit. Yun. Meron ding nabibili nito na nakalagay lang sa sa parang injection. Yun, mura lang naman po ito. Lalagay natin ito sa ating heatsink at processor. In between po. Ayan. Una po natin gagawin, tanggalin natin yung motherboard kung kaya natin. Bago po natin tanggalin yan, hawak po tayo dito sa pinakabakal ng ating house or case ng computer. Siguro po mga ilang segundo lang para po mawala yung static sa ating katawan para hindi natin ma-damage yung ating motherboard o yung ating computer. Ayan. Mga ganyan lang, okay na po yun. Sandali lang. Sandali lang. Tara po, baklasin na po natin yung power supply. Ito po. Meron po yung pinepress sa gilid. Huwag niyo pong pipilitin hatakin. Hanapin niyo po yung pinepress dito. Yan, ito po oh. Ito. I-press niyo po yan kapag tatanggalin niyo po dito sa pin na to. Madali lang po ito balik dahil wala naman pong ibang slot na para sa kanilang pin. Yan. Tandaan niyo lang po, number 1, itong pin na mahaba na to. Mga 6 yung... Tapos yung pin na isa pa. Ito. 4 pin po yun. Ayan po yung supply ng processor natin. Tapos, ito po yung papunta sa ating hard drive. Ayan. Dito po. Ito. Lahat po yung pin natin, nung tinanggal natin na yan, may mga pindutan po. Huwag nyo pong tatanggalin ng biglang hugot. Masisira po yung ating computer. Ayan. Kung nabilang nyo po, 3 lang. 3 lang po yung inalis ko na linya, 2 galing po sa power supply at isa po sa ating hard drive. Ngayon po, makikita niyo yung sa computer ninyo, may mga maliliit po yan. Dito, yung mga papunta sa reset, sa switch, tsaka sa ating USB. Mababasa naman po yan, papakita ko po sa inyo. Para pagtanggal ninyo, madali po ibalik. Tanggalin ko po muna sa board, sa case yung... Ayan, ito po. Make sure lang po na yung papatungan natin is walang metal. At saka pwedeng goma, pwedeng ganito. Ito na po yung ating motherboard. Sabi ko po kanina, makikita nyo naman yung kung saan nyo ilalagay yung line. Yung ating nakasulat po sa gilid dyan. Yung switch, yung restart, lahat po nandito sa gilid. Kaya po hindi kayo maliligaw. Ayan. Ito po, nakalagay yun sa panel niya. Nakasulat naman po yan. Ayun, yung mga maliliit. Yung HDD, yung power. Ayan, kaya hindi po kayo maliligaw. Ito po, linisin na po natin. Unahin natin tanggalin yung ating pan.
Ayan. Po, madumi yan eh. Tapos natin. Ayan. Angat po natin na ganyan. Dahil na, nakalock po ito. Ayan. Ayan. Nakapakat po ito ha. Ayan o. Oh. Yung tuyo na yung ano niya, paste. Tapatan po natin ang electric fan habang binabrush natin para lumipad yung mga alikabok. Yan, yun lang. Sobrang grabe dumi. Inisin niyo pong mabuti. Tanggalin po natin yung lumang paste. Yung lumang paste ito eh. Ano? Tumidikit yan doon sa may ano. Huwag nyo na pong tatanggalin o pakikialaman yung pinaka-processor na to. Baka po magkamali kayo ng kabit, may palatandaan po yan. Baka maputol yung mga maliliit na parang kulay gold. Yung kulay gold sa loob niyan. Hama na pong ito lang panang linisin natin. Yan. Para hindi po masira ang inyong PC. Ayan, nililipat yung mga ano. Ayan, ganyan lang po pagka wala po tayong blower. Tapatan nyo ng electric pad at yung brushen para hindi pumasok sa loob yung mga alikabok. Ayan o. Ganyan lang po mag-maintain ng ating computer. Para po hindi masira agad, kailangan nililinis natin lagi. Siguro mga once a month, okay na po yun. Or kada dalawang buwan, yan. Para hindi nagbi-build up yung mga alikabok sa computer natin. Yan. Okay. Linisin na rin natin yung ating, ano, ganyan lang, punasan nyo na lang. Huwag nyo didiinan ha, baka masira yun. Yan. Na kailangan po talaga lagi nililinis yung ating computer para hindi nyo ma-experience yung hindi masindihan o kaya namamatay kasi umiinit. Yan. Yung ating fan, huwag nyo pong kakalimutan linisin. Halaga po yan. Malamig. Grabe oh. Book. Yan. Kahit wala po tayong blower o kaya vacuum, pwede po natin linisin yan. Yan po. Ibalik na natin yung ating fan sa ating heatsink. Yan. Ayan, kapag naglagay po tayo ng paste, konting-konti lang po. Kasi baka po umalat sa gilid na to, umasok sa loob. Masisira po ang ating processor. Ayan po, ganyan lang kakonti. Ayan, kakalat na po yan kapag nilagay natin yung ating processor. Ayan, ayan po. Ayan po, ito na. Kusa pong ano yan, kakalat yung ating paste. Kaya wag na po kayong magkarat. Konti lang po lalagyan natin. Ayan. Ayan nyo po siyang humigpit ng kusa. Wag nyo pong pipilitin. Okay na po. Malinis na ang ating board at ang pan ng ating computer. Kabit po natin yung sa ating pan para handa. Yan. Hindi po kayo maliligaw dyan. May nakalagay po dyan na naka-indicate po sa gilid ng mga pangalan. Ayan o. CPU pan, chapan, kaya po hindi kayo maliligaw. Yan po, balik na natin ang ating board.
balik na po natin yung power supply natin. Ayan. Siguraduhin po natin na nakalagay ng tama yung pin tsaka yung lock. Ayan. Next, itong ating SATA. Ayan. Pakita ko po yung sample ng harapan ng inyong mga computer. Ganito po yun, oh. Mababasa nyo naman po dito. For example, eto. Yan, oh. Yan. Power switch. Lalagay nyo lang po siya sa nakalagay din po dito. Sa motherboard din yun na power switch. Ayan po. Nakikita naman po natin yung indicator. Naka-indicate po kung ano-ano yung mga linya. At kung saan po sa motherboard dapat ilagay. Reset o HDD LED. Pakita ko rin po sa inyo yung sa ating motherboard. Ganito po yung ikabit, oh. For example po. Sample po, ayan, USB. Nakalagay naman po dyan USB din. Madali lang naman po ikabit ito. Oo. Yan, ganyan lang po ang pagkakabit niyan. Ayan po, maraming salamat po. Sana natuto kayo na maglinis o mag-maintain ang inyong computer kahit wala po kayong mga blower o vacuum. Gamit lang po ang inyong brush at ang inyong electric pan. Yan. Habang binabrush po, pinakita ko naman po kanina, nakatutok yung electric pan para yung alikabok lumayo sa inyong computer at hindi pumasok sa mga butas. Ayan. Maraming salamat po. Next time po, ituturo ko naman po sa inyo kung paano ang pagkakabit ng computer o pag-assemble. Yung buo na po siya, papunta sa monitor lang, ganyan. Simple computer assembly lang po. Yan. Maraming salamat po.